Para po sa mga araw-araw dumadaan sa Spanya Boulevard sa Maynila, sisimula na bukas ang construction work doon para masolusyonan ang problema ng pagbabaha. 24 oras po ang pagkukumpini na tatagal hanggang Hulyo. Kaya asahan na po ang pagbigat ng daloy ng trapiko. May report si JP Soriano. Konting ulan lang, bumabaha agad sa Espanya, Maynila. Kaya ang DPWH sisimula na bukas. Anabinbing construction ng drainage at road improvement sa Espanya Boulevard. Sisimulan ito mula P. Campa Street hanggang sa N. Reyes Street o ang dating Lerma. Ang Lerma intersection ang isa sa mga pinakabinabaha tuwing umuulan, kaya tataasan daw ang kalsada. Halos magpapareho na po yung level na to doon sa matataas natin ng mga 40 cm. Lalagay naman kami ng mga directional sign para i-guide sila, mga arrow sign, kung saan yung mga pwede nilang daanan. Gagawin din ang drainage system at aayusin ang mga box culvert o flood tunnel na magsisilbing lagusan ng baha. 14.3 milyon ng pesos ang proyekto. 2011 pa ito dapat sinimulan, pero nabinbin dahil inuna munang gawin ang Quezon Avenue Underpass. 24 oras ang construction na target matapos sa July 13. Sa pulang Espanya project ngayong magpapasukan pa naman. At ngayon pa lang, pinangangambahan ng traffic. Hindi dapat sinabay sa sa pasokan. Malilate yung yung pasok namin. Pero may ilan ding pabor sa road repair. At dyan pa yung pasokan namin ulit. So kapag nagbaha, so apektado na naman yung mga klase namin. So okay lang. Okay lang yun. Mawawala na siguro yung baha dyan. Sana dapat mabilis ang paggawa nila para hindi magkaroon ng traffic. Ang DPWH at MMDA naglabas na ng alternate routes para sa mga motorista simula bukas. Para sa mga pa-northbound, pwedeng dumaan sa Quezon Boulevard papuntang A. Mendoza at dumaan sa Launlaan, Dimasalang o sa A. Mendoza, J. Barlin, Pinoval hanggang sa makarating sa Espanya. Sa pa-southbound naman, mula Quezon Avenue ay pwedeng magkalaon Street, P. Florentino, P. Margal, Dapitan Earnshaw, C. M. Recto Avenue hanggang sa makarating sa Espanya. Ipinagbabawal na mag-park sa mga itinakdang alternatibong ruta. JP Soriano, GMA News.